yan. So, alam ko, sobrang tagal na nung last video ko at sobrang nabisi lang po talaga ang inyong abnoy na lingkod. Kaya ngayon lang ako nakapag upload ng bagong video. At ayun nga, dahil sa sobrang excited ako, sobrang talagang natuwa ako sa nangyari. Gusto ko siyang i-vlog at i-share sa inyo yung experience ko. How did I renew my passport during this pandemic? So, ayun, dahil nga dumating na siya, ayan na. So, gawin na natin siya ng review. So, paano nga ba? So, sa mga taong nagtatanong, gusto na malaman kung paano ba yung pag-renew ng passport ngayon. At nag-aalala kasi baka matagal, no? Huwag po kayong mag-aalala kasi sobrang smooth talaga ng transaction niya. Sobrang mabilis lang. Mabilis lang. If you are planning to renew, sobrang dali lang ng pag-renew ng passport natin ngayon. Ang gagawin lang natin ay magbubook tayo ng appointment gaya din ang dati. Pero ngayon, ang payment natin ay through online na. So, pwede kayong magbayad through land bank or pwede rin kayong magbayad sa bayad center or pwede rin naman yung sa card nyo na mismo, sa online payment. So, yun po. So, para sa akin maganda yun kasi talagang less hassle. So, pagdating mo dun sa DFA, gaya na nangyari, sobrang dali lang at smooth ng transaction. At, ayun pala, so, for renewal, sobrang dali lang din ang requirements. Hindi nyo naman kailangan ng kahit na ano. Kailangan nyo lang yung passport nyo itself. Photocopy nyo lang yun. Kasama ng booking appointment at yung receipt fee. Nga pala, kaya ako nasabi na sobrang smooth ng transaction sa passport. Kasi, hindi kayo maniniwala pero na-process ko yung renewal for passport ko ng 10 minutes lang. Yes, 10 minutes lang po. At natapos ko agad siya. Actually, ang appointment ko nga noon ay 1:30. Pinapasok na nila ako ng 12. At dare-diretso na ako dun sa window ng pag-submit nung photocopy ng passport tsaka pagbutas. Yun, bubutasan kasi nila with your photocopy ng passport mo, isasubmit mo, pati itong passport mo, tapos mag-fill up ka lang doon. Ah, not mag-fill up, pero mag-signature ka lang doon. Tapos, bubutasan na nila yung passport mo. After nun, doon na sa may biometrics. So, after biometrics, dan na. So, ganun siya kabilis. Talagang sobrang smooth. Sobrang smooth talaga na nakakatuwa. Pagdating naman sa protocols regarding dahil sa pandemic, hindi naman dapat mag-alala kasi sobrang sinusunod talaga ng DFA yung mga protocols ngayon. Naka-face shield, naka-mask, at talagang may social distancing. At saka 10 katao lang yung pinapapasok nila sa loob. Kahit renewal or apply for application, sobrang dali lang din. Kaya feeling ko hindi dapat mabahala yung mga taong gaya ko na gusto mag-renew ng passport at gusto mag-apply kasi sobrang dali lang at you don't need to pick it up. Meron dong LBC na mismo na mag-deliver sa inyo ng passport mo at ito na nga siya. Ayan na nga siya. So, ayan, na-deliver na siya sa akin ng ganun lang kabilis. So, ayun lang mga abnoy. Gusto ko lang talagang issue. Ayun guys, kung may tanong kayo, please comment below. Baka meron kayong katanungan na hindi ko nasama sa video na to or mga ibang details. Hanggat kaya kong sagutin, sasagutin ko. Ayun kasi ilang beses na rin talaga akong nakapag-renew ng passport sa akin tapos nakapag-apply ng passport for my daughter. So talagang natuwa lang talaga ako kung gano'ng ka-smooth ang transaction. Talagang, alam mo yon kasi pandemic, so ini-expect ko mabagal, pero hindi. Kaya sobrang natuwa ako, kaya naisipan ko talagang gawin to. Kudos dun sa mga tao sa DFA na talagang masasabi ko na talagang smooth yung transaction nila at hindi talaga expected. Kasi nga pandemic, diba? Yun lang. So, bye mga abnoy!